Warriors vs Suns, parehas na 2-1 ang record, looking to get their third win. As expected, Phoenix great start. Sa first 6 minutes ay pretty much the Suns big 3 show. D-Book meron agad 7 puntos, si P3 6 points, Ayton 6 points and 5 rebounds. Warriors sa umpisa really struggling with their transition defense. Buti na nga lang nandyan si Wiseman para nga umiscore at the other end. Golden State giving up easy driving lanes din sa first, kaya naman itong Phoenix ay talagang nagtetake advantage dan. Almost whole quarter, sila nga ang may hawak ng kalamangan tapos ganda pa rin ang kanilang depensa. 37-29 Suns lead after first 12 minutes. Wiggins 7 points, Wiseman 6 points, D-Book may 10 points na agad. At sa second quarter, Jordan Poole takes over offensively. Flashy na 7 points ang kanyang binigay dito nga sa Suns. The pool party has begun. Nalunod nga itong team ng Phoenix at bigla na lang nawala yung kanilang kalamangan dahil sa ginawa ni Jordan Poole. 12 points off the bench nga itong si JP. Pero pagbalik nga nila Devin Booker ay talagang bumalik na naman sa kalamangan ang team ng Phoenix. 7 agad ang kanilang inangat. Pero pagbalik ni Curry, mga idol, nag-ambag nga agad siya. Not mainly offensively kung hindi sa kanyang depensa. Si Jordan Poole ang nagbubuhat nga sa offense neto ngang Warriors, pero itong si Steph with under 3 minutes left sa second quarter ay nakibuhat na nga rin, scoring 10 points just this quarter. Pero bago nga matapos ang first half, Phoenix Suns quick 5-0 run bago nga tumungo sa third quarter. Pagpasok naman sa second half, 2 minutes in sa third quarter, double technical foul si Draymond at si Coach Kerr after display. Balik sa 9 ang hinahabol ng Golden State. Pero ang fast pace na laruan ng Warriors nagresulta sa 6-0 run. At itong si Devin Booker at Klay Thompson nagkakainitan na. Talagang trash talkan, hindi natapos ang kanilang ang pagta-trash talk. At umabot na nga, mga idol, sa ejection na ito nga ni Klay Thompson. Matapos nga na parang magbanggaan nga sila. Mukhang may nasabi itong si Klay at ayun, first ejection of his career. Mala playoff atmosphere ang labang ito, mga idol. Maraming emosyon. Very competitive ang dalawang team. Pero after nyan ay nag-collapse nga ang team ng Golden State Warriors. Lumamang na ng 21 points ang Phoenix. Nagpunta ata sa Antarctica yung opensa ng Warriors sa sobrang lamig nga nila. Usually ang Warriors ang nag-alimaw sa third, pero this time ang Suns naman. 105-86 after 3 quarters. Pero sa fourth, walang suko ang Warriors sa panguna ni Stephen Curry. They continued to play hard kahit nga tambakan nga sila. Kaya yung 21 points ng Phoenix ay naging 12 points na lamang with 7 minutes left. Booker hindi naman pumayag sa ginagawa ni Steph at ng Warriors. 5 straight points nga para nga sa kanya. Para nga muling isara ang pinto ng comeback ng Warriors. At nagtagumpay naman siya dyan. Nilock niya pa, mga idol, dinoble lock. Para nga sure na hindi na babalik ang Golden State. At pinaabot niya muli sa 20 plus points ang kanilang kalamangan. Naging final score natin 134-105. Leading scorer Devin Booker 34 points and 7 assists. At si Mikal Bridges with 17 points. At ito namang Warriors ang nanguna sa kanila ay si Steph with 21 points and 8 assists. Itong si Poole ay may 17 points and 5 assists. Nautakan nga ni Devin Booker ang Warriors, lalo na si Klay Thompson. This game kasi si Book ang primary defender ni Klay at 0-4 nga siya sa field at 0 out of 3 sa 3-pointer. Kaya't sinimulan niya ito trash talkin. Frustrated na nga si Klay dahil hindi makashoot tapos mautak pang sinabayan at ininis ni Devin Booker. Kaya ayun, nawala na sa laro, nag-init ang ulo, ay pag-away at eventually na eject. Pero hindi lang si Klay ang apektado dyan dahil simula nang ma-eject itong si Klay, yung score ay nanggaling to 83-77 to 105-86. So mentally, naisahan ni Devin Booker ang buong Warriors team.